Ayo po'y aming inayayahan na makinig at manood sa ating programa. Kisa na pag-asa! Happy Sabbath at magkaroon po tayo ng special AY program ngayong hapon. Ngayon po ay May 23, 2020 sa ating programang Kislap ng Pag-asa. Sa pasimulan po mga kaibigan ng ating programa ngayong hapon, tayo po ay pangunahan ni Brother Ed sa panalangin. Tayo po yung sa panalangin. Panginoon po namin banal na riyan sa kataasan ng mga langit. Maraming salamat po sa oras na ito. Inyo pong pinapangyari ang oras na ito, Panginoon, upang amin pong magampanan ng isang gawain. Kislap ng pag-asa, pag-asa sa mga nalulumbay, pag-asa sa mga nabalisa, pag-asa, Panginoon, sa mga nagulumihanan. Lord, ang programa ito ay magbigay ng kalunasan o kaya kagalakan sa sino mang makikinig at manunod ngayon, Panginoon. Ito po'y aming dalangin mula sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, ngayong hapon mga kaibigan, narito po ulit tayo sa ating pangalawang episode ng Kislap ng Pag-asa, special AY program po natin, Pastor Dan at Brother N, at sa ating mga viewers at mga listeners ngayong hapon na ito. Okay, sa pagpatuloy po mga kaibigan, na tayo muna po ay makarinig ng isang devotional na tayo po'y pangunahan ni Brother Jethro Paronda. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa lahat ng nagsusubaybay ng programang ito sa abot na ating paglilingkod sa bawat araw. At ngayong hapon po ay ating tunghayan ang mensahe ng ating Panginoon na magiging inspirasyon natin sa araw-araw ng pamumuhay. Dito po sa aklat ng Bilang, Kapitulo 21, magsisimula po sa talatang 4-9. Ito po yung ating pag-aaral ngayong hapon. Ang sabi po rito, at sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor na napasadaang patungo sa dagat na mapula upang lumiko sa lupain ng Edom, at ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. Makikita po natin dito na merong isang hindi magandang ipinapakita pagsasalarawan ng damdamin ng mga Israelita. Matunghaya natin na ito'y naganap noong paglakbay nila mula sa paglabas sa pag alipin sa Ehipto, sila'y naglakbay papuntang lubang pangako. At dito na nga sa lugar na ito ay ang damdamin nila ay nakaramdam na sila ng pagkainip sa kanilang paglakbay, at marahil ay yung daan ay hindi ganun ka ganda sa kanilang pakiramdam. Hindi kagaya sa daan natin ngayon na simentado, maalwan, pero sa kanilang kapanahonan marahil mapangit o hindi maganda ang kanilang naranasan. Kaya sa talatang 5 ang sabi, at ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Ito na, dahil sa nainip na sila sa kanilang paglakbay, lumabas ang natural nilang damdamin, nagsalita sila ng masama laban sa Diyos at laban kay Moises. Ang sabi nila, bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig, at ang aming kaluwa ay nasusuya na sa manang ito. Ito para ang problema. Hindi lang ang daan na naging problema nila mga kapatid, mga kaibigan, kundi uhaw, gutom, dahil sabi nila nasusuya nila sa kakakain ng mana. Kasi mga kapatid, mga kaibigan, sa panahon ng kanilang paglalakbay, ang kanilang pagkain ay binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng tinatawag na mana, na ito'y lumalabas tuwing umaga lamang. Kaya sabi, nasusuya na sila. Kaya nakapagsalita sila ng masama laban sa Diyos. Talatang 6, at ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas
sa gitna ng bayan. At kanilang kinagat ang bayan at maraming tao sa Israel ay namatay. Ibig sabihin mga kapatid, mga kaibigan, hindi pinalampas ng Diyos yung katampalasanan na kanilang ginawa. Sila'y nagrebelde laban sa Diyos, sila'y nagreklamo sa laban sa Diyos. Marami silang sinasalita na hindi maganda laban sa Diyos at laban kay Moises. At resulta, ito pinadala sila ng Diyos ng mababangis na ahas. Parang maituring natin ito sila na salot doon sa kanilang kapanahonan. At ang sabi nga, pinagkakagat ng mabangis na ahas ang mga tao at marami sa kanila ang namatay. Talatang 7, at ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon. Mabuti naman. At inamin nila yung kanilang kasalanan. Sabi na, sapagkat kami nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Yun ang kanilang sumamo pag lapit nila nung kay Moises. Inamin nila yung kanilang pagkasala. At nagkarugtong pa, sabi, idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas at idalangin at idinalangin ni Moises ang bayan. Mabuti naman at kinilala nila yung kanilang pagkakasala. At sila'y nagsumamo, idanalangin sila sa Panginoon kung paano masugpo ang alisin yung mga ahas na yun. At yun na nga ang ginawa ni Moises, mga kaibigan, siya'y nanalangin para sa bayan. At ang Diyos naman, dahil sa kanyang kasaganaan, kanyang biyaya at pag-ibig, sinagot din ang panalangin ni Moises sa talatang 8 ang sabi. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin. At mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pang tumingin doon. Ito ang magandang pag-asa. Kapag ka sila'y makagat ng makamandag na ahas na ito, sila'y mamamatay. Pero dahil sila'y umamin ang kanilang kasalanan, humingi sila ng tawad at humingi sila ng tulong sa Diyos, ang instruction ng Diyos kay Moises na gumawa siya ng isang mabagsik na ahas at ipatong ito sa tikin. At ang sabi na bawat makagat ng ahas na makamangandag ay tumingin lamang doon sa ahas na ginawa ni Moises. At sa talatang 9 ang sabi, at si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikim. At nangyari na pag may nakagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas na tanso. Itong maganda. At sa kabila ng salot na ito na dumating sa kanila, na halos kung hindi sila sumuko sa Panginoon ay mamamatay sila lahat, ang Diyos nagbigay din ng solusyon sa kanilang problema. Ininstruksyonan, binigay utos si Moises na gumawa ng tansong ahas at ibitin doon sa ipatong doon sa isang tikin, at ang bawat tumingin doon na nakagat na tao ay mabubuhay. Kaya yun nga ang nangyari, mga kaibigan, mga kapatid. Ang lahat na nakagat, na nakatingin doon sa tansong ahas na ginawa ni Moises, hindi na sinatuluyang namatay, kundi nabuhay. Mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon natin ngayon ay meron din tayong kinakaharap na isang salot, isang virus na mapanganib, na wari bagang parang ahas din na kumakagat sa panahonan ng Israelita. Ito marahil ay nangyari dahil alam ng Diyos na ang mundo ay sukdulan na ang pagkakasala at marami sa mga tao ay hindi na kumikilala sa Diyos. Marami sa mga tao ay hindi na naniniwala sa Diyos. Marami sa mga tao ang hindi pumapansin sa mabuting balita. Marami sa mga tao ay naging abala sa kanilang mga personal na mga hangarin sa buhay at kinalimutan ng Diyos. Yung iba ay nagsalita na ng mga kapusungan, mga paglapastangan laban sa Diyos. At ito, pinadala ng Diyos, ipinintulot ng Diyos na makaranas ang mundo ng isang pandemic na tinatawag coronavirus. Mapanganib ito, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil hindi natin nakikita, maramdaman na lang natin kung nandiyan na sa ating katawan, kung tayo ay merong lagnat na hindi humuhupa. Pag tayo ay inuubo at marami pang ibang sintomas, na yan na pagka nandiyan na,
na nanganganib ang ating kalusugan, maging ating buhay. At hindi lamang yun, no? Maging yung ating kasalanan ay ihahati din tayo sa pagkamatay, sapagkat ang lahat na lumalabag sa kalooban ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sa hapong ito muli, sa pamamagitan ng talata na ating binabasa, ito ay nagpapakita ng pag-asa na sa kabila ng pandemic na ito, sa lahat ng mga nakaranas ng mga nagkaroon ng COVID, at din po kayong in-encourage na tumingin kayo sa ating Panginoong Yesus. Sapagkat sa pagtingin natin sa ating Panginoong Yesus, sa pagtingin natin sa ating Diyos, sa paglapit natin sa ating Diyos, may kagalingan na Kanyang ipinapangako para sa atin. Tingnan natin sa Juan Kapitulo 12, talatang 32. Meron sinasabi nito, "At ako, kung ako'y mataas mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din." Ito ay isang paghahambing nung nangyari sa panahon ng Israelita, na si Moises ay gumawa ng tanso na ahas at ipinatong sa kahoy. Yun pala ay ang ibig sabihin pala noon, darating ang panahon ng ating Panginoong Hesus ay siya yung kumakatawan, ang tinatawag na yung ahas na tanso. Dahil sa kasalanan, ang tao ay nakagat sa kasalanan at mamamatay, binigyan ng pag-asa. Nung ipinako ang ating Panginoon Jesus doon sa cross, ang bawat tumingin sa Kanya ay magkakaroon ng kagalingan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa hapong ito, mga kaibigan, mga kapatid, huwag tayo mawala ng pag-asa sa kabila ng mga pandemic na ito. Sa kabila ng mga crisis natin kinakaharap, sa kabila ng suliranin natin kinakaharap, ang mundo talaga sa ngayon sa Biblia ay paruroon na sa pagkapahamak. Natapuan ang magandang balita ngayon hapon, meron tayong Jesus na namatay doon sa krus. Ang Jesus na ito na isinilang doon sa Nazaret, doon sa Bethlehem, na lumaki sa Nazaret, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao na magiging kaligtasan ng lahat, pag-asa ng lahat, upang tayo ay mahango mula dito sa mundong marupok, mundong magulo, at dadalhin tayo niya sa kanyang tahanan sa bayan na walang hanggan. Mga kaibigan, sa hapong ito, halimbawa, ang ating misaheng ito ay magbigay sa atin ng pag-asa. Nakilalanin natin ang ating Panginoong Hesus. Titigan natin ang ating Panginoong Hesus. Tuklasin natin, pag-aaral natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Nang sa ganun, sa ating pagtingin sa Kanya, hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay, kagalingan at buhay na walang hanggan sa Kanya. Yan po ang aking mensahe ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa pagtatapos po ng ating devotional, akin po minanyahan na tayo po ay manalangin. Aming mahabaging Diyos, sa hapong ito, ikinagagalak po namin ang pag-asa na aming nakamtan buhat sa inyong salita. Totoo na ang mundo ay magulo, may panganib, lalo na sa lumalaganap na salot ngayon itong coronavirus na naglulot ng pagkamatay ng maraming mga tao sa buong mundo. Ito, O Diyos, ay nakakatakot. Tatapuat, salamat ng marami na ang iyong mensahe na aming nabasa ngayong hapon ay sapat na maging panghawakan namin, na kapag kami ay tumingin sa inyo, meron kaming pag-asa, meron kaming kagalingan, meron kaming buhay na walang hanggan, may kapanatagan ang aming loob, may kapayapaan ang aming pag-iisip diyan sa inyo. Kaya Ama, dumadalangin kami na kung saan huwag kami pabayaan, patuloy na ang Banal na Espiritu pagkaloob upang kami ay akayin tungo sa isang paglingkod na narapat sa inyong harapan. Inadalangin ko po sa inyo sa hapong ito ang lahat na nakikinig at nanonood sa programang ito, saan man silang naroon, maging dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, harinawa o Diyos, ay iyo silang abutin ng iyong biyaya. Iunat mo ang inyong mapagpalang kamay upang maramdaman nila ang iyong pag-ibig na nag-akay sa kanila tungo sa paglapit sa inyo. Ama, totoo kami mga makasalanan,
humihingi po kami ng kapatawaran sa bagay na ito. Nang sa ganun, O Diyos, marapat kami na magtamo ng pagliligtas ninyo na ibinibigay sa amin ng libre. Magpalain ang bawat isa sa hapong ito at sa langit na bayan, magkita-kita kami masaya sapagkat kami ay nanampalataya na kami ay inyong kukunin at ihatid sa lugar na iyon. Aming tanggapin ito lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat, Brother Jet, sa iyong napakagandang devotional. Okay, Pastor, at Brother at sa ating mga viewers ngayon ay banggitin natin o batingin po natin yung ating mga viewers at mga listeners po ngayong hapon. Actually, marami po sila dito, Brother Ed. At binabati rin po natin si Lailin Palagsagan Romano dyan sa New Ibahay. Then si Mimi Puliscas, si Ching Chiray. Okay? So, meron pa dito. Itong si Kimberly Tizon Gironilla. Siya po yung nanonood ngayon. Marilo Castro, Joanne Campo. Si Ma'am Joanne ay nasa Kalapa. Ito pa, sir, no? Mm-hmm. Oo. Then, Tess Gakayan. Marites Gakayan. Opo. Then, Erlindo Antonio Horace. Princess Billy. Okay, si Vin Cao. Siya po yung nanonood ngayon. Sabi niya rito, Happy Sabbath. Siya po'y watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Sino yan? Si Vin Cao. Oh, okay. Okay, Vin. Happy watching, Brother Bell. Okay, so dito pa, marami pa po nito. Ang sabi po nito ay si Michael Ofiasa. Sila po ay nanonood. Actually, si Michael Ofiasa ay kababayan ko sa Burias Island. Baka nanonood dito sa Manila. Then, si Bibi ko. Bibi mo to. Ay, okay. Ito ay taga-Baong. Nandiyan na po sila ngayon sa New Ginlo, sa ating bagong church. Ito yung kanina na kabataan po natin. Bibi ko? Bibi Muto. Ang pangalan niya. Okay, kanina po. Nandoon sila ngayon sa taas. Oh, yung sila ni Brian, no? Espanyola. Ay, Espanyola ba si Brian? Basta yung kasama nila, Brian. At si Vanessa Pasaporte. Sila po yung nanonood dyan. Napakarami po nila dyan sa ating church. At malakas na malakas yung signal po natin. Si Brian hindi Espanyola. Si Brother Godjil ang Espanyola. Yes, yung katabi ng Espanyola, baka panitian po lang po. Okay, binabati natin yung ating mga kabataan dyan po sa New Ginlo. Okay, kanina po ay ating tinuruan sila kung paano makita at mapanood yung ating broadcast ngayong hapon. Supposedly, Brother Ed at Pastor Dan, makapag-set tayo ng schedule na doon tayo mag-live doon sa kanila kasi napakaganda ng view nila doon, no? Kita-kita yung kapwas at yung signal, of course, napakalakas po ng ating signal doon. Okay, so binabati rin po natin dito si Nonoy Albillar. Oh, Brother Nonoy! Nonoy Albillar, yan. Then si Christine Manosa na sila po ay nanonood. And then si Jason Bola, dyan sa Faith Adventist Academy. Si Jason. So marami po tayong mga viewers. Barber Ed, dyan po sa'yo. Sino po yung mga viewers? Yung mga Salim sa Nahurot. Salim sa Nahurot. May mga Honeycrest pa tayo. Si Hans Honeycrest are watching with us, Brother Gooden and Pastor Dan. At welcome sa mga viewers namin. At meron tayo dito si Nempas Sobo. At sa Palki, Nempas Sobo, sabi niya, Happy EY po. Yes. Bago, si Nempas Sobo ulit, sinabi niya rito, thank you, Brother Jet, sa message. God bless. No? Sabi ni Nempas Sobo. Bago ito naman si Sister Ima Lavesto Agdrap. Yan. Happy Sabbath po from Adventist Ichagi Isabela. Bago si Ma'am Melne. Sabi niya rito, Amen. Thanks for the devotional. Yes. Then si Eunice Tahan Rapsing. Kilala ba natin ito? Si Ma'am Eunice, no? Happy Sabbath, everyone. Noni Aguilar is watching. Okay, kababasa ko lang din. And of course, patitin po natin si Ma'am Leonor Magdalaga. Siya po ay kanina nakita ko ulit nung pagbukas pa lamang po ng ating broadcast. Siya po talaga ang first bird na palaging nanonood po sa consistent dyan po sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Okay, binabati rin po natin yung ating mga viewers dyan sa New Mexico, USA, si Sir Nodson Llagas. Okay, Happy Sabbath, Sir Nods. And then sa ating mga kaibigan dyan po sa Australia, Sydney, Australia, sila ni Sir Noli and Aisa Katimbang. At sa lahat po ng ating mga viewers, ibang bansa po at dito sa Pilipinas, magandang oras ng panonood sa ating bagong programa. Kaya po nasabi natin bago, kasi kahapon, Brother Pastor Dan,
yung ating bagong programa na Kislap ng Pag-asa ay nagsisimula po. Kaya po mamaya-maya ito pong i-explain ng konti kung bakit naging Kislap ng Pag-asa po yung ating program. Pero ngayong hapong ito mga kaibigan, ito po yung special episode po natin ng AY program. Very good. Eh talagang huwag natin kaligtaan batin po yung mga nandito sa loob lahat. Yes, of course. Oh, mayroon ka pa dyan. Si Ate Inday, meron dyan ni Sensei. Nabasa kanina. Pati na rin si Sister Asel Pinuela. Yes. Oh. Ito yung mga totoong viewers natin. Okay. Ito viewers bago talaga natin. Si ito. Sister Nida Literal viewers. Billionis. Munti ka na malimutan na pinino ha. Inday Billionis, amin pong binabati. Okay. Bago si Sir Fred Palos. Yes. And si, sino yung nasa malayo niyan? Si Ilan Alvillar. Alvillar. Si Nonoy Alvillar, siyempre nabati na po natin kanina. Si Susan Sideste. Sideste. At saka si Joy Pinuela. Mm-hmm. Okay. So mga kaibigan. At kasama din po natin ang Takel Nido. Yes. Si Ma'am Gretel Lariosa. Loriaga. Loriaga. Okay. Okay. So, nabalitan. Okay mga kaibigan, sa mga nanonood po natin ngayon, happy Sabat po sa ating lahat. At bago po natin ibig sabihin sa pasimula ng ating special AY program, actually nagsimula na po tayo kanina sa ating devotional, sa pagpatuloy pala po ng ating programa ay magkaroon tayo ng mga awitin. Mayroon tayong mga mini concert ngayong hapon, Pastor Dan. Okay, unahin muna natin. Ito na po ang unang magbibigay ng tanging bilang. Itong si Theo Rapsing sa kanyang awiting Peace in Christ. Narito po mga kaibigan, sa ating mga viewers at listeners ngayong hapon, si Theo sa kanyang awitin na ihandog po sa atin sa bawat isa. Yeah.
Okay, salamat tayo sa iyong napakagandang awitin. Okay, Brother Ed at Pastor Dan, mayroon pa tayong mga greetings dito po na ating batiin ngayong hapon. Of course, ngayon yung taga New Guinlo, Pastor at Brother Ed, sila po ay nanonood ngayon at napapansin po natin sa lahat ng mga kabataan po dyan sa New Guinlo. So, kayo ay aming binabati ng happy, happy Sabbath sa ating mga kasamahan dyan. Of course, si Idol, ano nga pangalan po ni full name ni Idol? Nandyan po doon. So, nakasilip yun ng konti. Sabi ko, papanoorin natin. Si... Nakalimitaan ko yung pangalan. Oo, nakalimutan ko. Idol, yung binanggit mong Idol kanina. Oh, kasi si Tatay. Si Tatay, opo. Oh, kasi nandoon sila ni Brian at mga kasamahan. Nakalimutan ko yung mga... Yung ating caretaker natin sa church po natin doon. Okay? So, magandang oras ng panonood. Magandang hapon sa ating lahat. Para doon, binabati din po natin si Pastor Joe Familiar. Yes, of course, si Pastor Joe. Pastor Joe, magandang hapon. Okay. Siyempre, si Michelle ay nanonood din. Yung pinsan. Ay, si Michelle Dayagro. Pastor Bong, magandang hapon. Okay, sa ating mga kapit. Brother Dan, binabati ko rin doon sa aming bahay si Mrs. Lia Hortalesa, si Lipo, si Gymnas, si Kinky, si Alfren, si Jim, si Patpat. At siyempre, si Mother Dola. Yes. Okay, sa ating mga kaibigan at ating mga kapatiran, Brother Dan at Pastor Dan, happy, happy Sabbath po sa ating lahat. So ngayong hapon na ito ay ito ay special EY program. Kung mapansin po natin, ito ay parang music festival din. Oh. Music festival ba yung tawag doon? Okay. So, anais mo na natin pahapyawan, Brother Ed, no? At kunting kaalaman din natin, Pastor Dan, yung tungkol sa ating programa na Kislap ng Pag-asa. Oh, kasi kahapon, medyo napahapyawan natin ng konti yung kung bakit Kislap ng Pag-asa po yung ating napili. Okay, Pastor Dan, pwede mo bang mag-share po tayo doon ng konti doon sa ating mga viewers at listeners tungkol sa ating pangalang Kislap ng Pag-asa? Mayroong talata, sir, sa Biblia. Hmm. Ito ay masusumpungan sa aklat ng Lucas 1, Kapitulo 1, Versikulo 79. Okay. Ito yung sabi, upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Yes. Ibig sabihin ito, sir, yung kislap, it is, ba sa English ito yung spark. Spark. Magkaroon man lamang tayo sa maliit na kapamaraanan sa ating lipunan nandito sa ating lugar, sa kahit na konting liwanag man lamang at makabigay tayo ng liwanag doon sa mga nakalugmok, yes, doon sa mga bigo, doon sa mga nagdadalamhati, doon sa mga ano yung ating yung intro, may word tayo doon sa introduction, kalumbayan, kayo sa pa yung kalumbayan, sa kanilang kalumbayan, yes, sa kanilang kabalisahan, kagulumihanan, sa kanilang kalungkutan, naririto po kami mga minamahal na mga kaibigan upang magbigay ng kahit na kunting liwanag at makapagbigay ng kunting pag-asa, yes, sa maliit na kapamaraanan sa ating mga kababayan. Actually, Brother, Pastor Dan, hindi natin inaakala pala na yung isa sa mga nagtatanong po sa atin, okay, pwede natin banggitin, yes, ay from Romblon. Mm-hmm. At nagkataon po at condolence po sa family Pamaran. Mm-hmm. At si Brother Arsenio Pamaran po ay nanonood pa sa atin noon noong mga nakaraang linggo. At sad to say po, ay mayroong karamdaman at ang sabi ng isa kanyang anak na si Grace Lee Pam, yung kanyang pangalan sa Facebook. Ang totoo pa ay Grace Lee Pamaran ay pumanaw po nung nakaraang araw at kahapon inilibing. So, sabi nung anak ay isa po sa, talaga napansin ko po nung nasa FAA tayo na talagang may Arsenio Pamaran doon na nakalagay. At kinonfirm po kahapon na ito pa lang si Brother Arsenio Pamaran ay nanonood sa atin yung last week ng ating program. Naisama ba, sir, si Tatay? Yun na nga daw, hindi na, kaya sabi nga, dapat sana daw na send sa atin yung prayer na ipipray si Brother Arsenio Pamaran. Yung family naman na nagdadalamhati. Kaya nga sabi nila, ngayon siya nagtano kahapon, kinonfirm ko talaga kahapon kung ano pa pangalan nun sa Facebook. Sabi niya, Grace Lee Pam. Mm-hmm. Ay, sabi ko, pati si Arsenio Pamaran, nanonood pa yun ng 1 week bago siya namatay. So, condolence po sa pamilyang Pamaran dyan sa Romblon. Okay, so, salamat sa inyong, kaya nga medyo na-touch po tayo, Brother Ed, at saka Pastor Dan, no? Na akala natin sa atin-atin lang po ito talaga.
Hindi natin alam pala doon para sa ibang lugar, marami palang nanonood sa atin. Kaya part, nakatasko, sir, part no? ng Romblon, ng Bicol, ng part ng Northern at saka ng Southern. Kasi dati inisip lang natin to na parang okay lang, live lang tayo, wala, tayo-tayo lang nakapanood. Pero pala po ito ay, kahit po sa amin, salamat po sa inyo na nanonood po. Kaya nga, ang pamagat na aming nilagay niyang kislap ng pag-asa. Hindi lamang po kayo ang nagkaroon ng pag-asa, pati rin kami. Parang naisip namin na sino ba kami na nagbibigay sa inyo ng pag-asa. Kasi na-touch po ako doon kahapon talaga, nung makausap ko yung kakilala at saka yung anak, nag-usap sila. Na ito pa lang yung family ay nanonood sa Romblon. At bago namatay yung kanilang tatay, 1 week pa na nakasubaybay sa ating program. At least prior doon, bago namatay ay nakapaglingkod tayo. Kaya nga sabi nung anak na si Grace Lee, in-inform doon kay Ma'am Lani, kay Ma'am Lani Panagsakan kasi silang close, ay sabi doon, isama sana sa panalangin. Hindi naman niya na, sabi nung anak, siguro kung naisama, pwede pa na-extend. Kaya doon. Eh, maaaring naisama natin kasi minsan binabanggit naman natin na lahat ng merong karamdaman. Yes, oo. Pero kung talagang hanggang doon lang ang kanyang buhay, pero at least Brother Dodon, naipanalangin natin yes. at nakapaglingkod tayo sa kanila, at Brother Dodon, na-relate ko, na parang naka-relate ako sa sarili ko na itong aking paglilingkod pala ay marami ang nakinakain. Marami talaga. Kaya ka po, ang naisip ko naman talaga nung sa atin nung una ay, di ba, sa radio lang tayo. At pagkatapos nag-live streaming ito, mga kaibigan, in-explain po namin ito kung bakit, kung paano po yung ating programa o ibig sabihin nito kung paano nagsimula at hanggang saan po yung naaabot nito. Eh, siyempre, nakaka-receive tayo ng mga messages from abroad na sinasabi they were watching in our program. Pero yung ganitong paraan ba na sila na mismo nagsabi na isa rin pala sila sa mga nagtatanong doon sa mga lugar na yon, no? Actually, sa totoo, maraming mga questions po dito na pumapasok. Ang iba po, yung mga nagtatanong in terms sa legal, yung iba po pinapag-aralan po namin muna po yan, no? Doon po sa ating mga magtatanong sila. Yung mga ibang mga tanungan ninyo tungkol sa pag-ibig at relasyon, sasagutin po ng mga kasama ko. Kasi ito, expert. So, lahat sila expert. So, natututo po ako dito. Yung mga katabi mo mga expert, so marami kang matutunan po talaga tungkol sa usaping pag-ibig, tungkol sa usaping relasyon, at ano pa man. Kaya po yung, di ba yung ano natin ha, kung ikaw ba'y nalulumbay, kung ikaw ba'y nagugulumihanan, kung ikaw ba'y nalulungkot, di ba Brad? Yes, kasama yan. Oo, yung sinabi mo na ano, na kami tayo ay sa abot ng ating mga kaya, pwede natin silang payuhan at bigyan ng pag-asa, no? True sa pamamagitan po ng banal na kasulatan po mga kaibigan. Kaya ganito po yung ating programa na naabot. Lalo po dyan sa Middle East. Ang sabi po nila sa Middle East na yung ating programa ay sinusundan nila. Oh. Kaya sabi po nila talaga yung sa ating mga i-share po natin. Sabi nila, kaya kami naging interested sa program ninyo kasi kung purely religious daw, ay hindi naman ito sinasabi na hindi, ano. Marami silang pinapanood. Kung in terms sa tinatawag na sa health, marami silang pinapanood na program ng mga doctors. Kung tungkol naman sa ibang mga ano, maraming mga expert na interested daw sila dito dahil sa mga nagtatanong at gusto nilang sumagot sa mga nagtanong. Sa mga expert. Sa mga expert. At sila din ay na-encourage na magtanong din sila. At hindi naman ibig sabihin daw na nagtanong sila na wala silang idea about sa kasagutan. Gusto lang daw nila din malaman kung anong mga sagot natin. Pero sabi nga nila, nung isa sa mga nagtanong sa atin, sabi natutuwa kami kasi mayroon daw mga sagot na sa atin dito. Kakaiba? Nakakaiba. Nasa, oo nga, no? Kasi minsan daw, yung sa sense of humor, Bered, no? At Pasordan, nadadala daw sila, natatawa din sila doon banda sa mga sagot natin. At siyempre, Bered, doon sa Saudi, itong si magdalaga na ito. Sa UAE. Sa UAE. Oh, sa talagang wala po siyang, walang patlang, walang blanco, walang absent yes, talaga consistent sa bawat talaga. Programa natin mula noong April 14 yun. Yes, April 14. Oh, walang paltos ito. Check ito. Kasi Brother Dodon, lockdown noon eh. Wala silang magawa eh. Sige, sir. Dito sila humuhugot ng lakas. Dagdagan pa natin yun, sir. Yung, kasi doon tayo sa topic eh. Yung pag-asa ba? Oo, sige. Pag-asa. Pangalawa, talata, Awit 33 verse 22. Sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob o Panginoon ayon sa aming pag-asa sa iyo. Yes. Ibig sabihin, sir, yung kislap na ito ng pag-asa, hindi natin inaasa kanino man, ito'y iniaasa natin sa Panginoon. Sa Panginoon. Kaya lahat, yung mga kaibigan natin na binabasa natin dyan from United States,
from Australia, Australia at Australia, sa United Kingdom. United Kingdom. Lahat ay nagkakaroon sila ng pag-asa sa kabila ng COVID-19 na ito, ay ipinagkakatiwala nila ang kanilang mga sarili. Ang sabi ng talata, O Panginoon, ayon sa aming pag-asa sa iyo. Yes. Kaya ito po yung kislap ng pag-asa na ito ay makapagbigay sa kanila ng liwanag at saka ng pag-asa mula sa maliit na kapamaraanan kislap na dito nanggaling sa ating lipunan. Okay, brother, Pastor Dan, bago natin patuloy no, yung karagdagan tungkol po dyan. Kasi mga kaibigan, amin po ito in-explain kung paano po nagsimula at ano po ba yung kahalagahan ng topic na kislap ng pag-asa. So bago po namin ipagpatuloy po ang tungkol dito, ay makakarinig ulit tayo ng awitin na ito po ay ihandog sa atin ni Ma'am Asel at ni Ma'am Arlene. Na ito po ay pinamagatang He Touched Me. Okay mga kaibigan, ating po matutunghayan at ating po panoorin ang duet ng ating mga kapatiran dito po sa bayan ng Taytay at sa Taytay Central State Church, si Sister Arlene Moreno at si Sister Asel Penuela. Salamat po sa duet nating napakinggan ngayong hapon. Okay, binabati pa po natin itong si Ma'am Jolly Ann Bandalo. Sabi po niya, Happy Sabbath. Ito po ay nanonood, Pastor Dan, sa Baguio City. Okay, so sa ating mga kaibigan. So meron pa dito, sabi Happy Sabbath and Happy AY mga kapatid. Sa pananampalataya, masaya po kami na nanonood from si Sir Vicky Bagaliho. Okay, sa ating mga viewers po ngayon mga kaibigan. At sa ating po mga, of course, ulitin po natin ulit yung ating mga kaibigan po na
gustong magbigay na kailang mensahe through text messages, pwede po kayo makapag-text sa inyong cellphone kung sakali ka po, kayo po ay Smart Token Text and Sun subscribers, pwede po kayo mag-text sa ating cellphone number na 0907-189-2900. Okay, Brother Dodon, batilin po natin si Name Patrono. Yes. Septim Trono. Yan si Ma'am Nap. At saka si Annabelle Arnaiz are watching with us. Yes. Okay. Then si Ma'am Lilibet Valones ay nanonood din sa ating Paribodon. Yes, okay. Okay, happy viewing, ma'am. Okay, doon naman po sa ating TM and Globe subscribers, pwede po kayo mag-text sa ating cellphone number na 0936-490-7964. Pero doon sa ating mga viewers po, mga kaibigan, pwede nyo po itap ang inyong mga mensahe dyan po sa inyong screen. Pero kung sakali mo po na mayroon kayong ibig sabihin na hindi pwedeng mabasa ng iba, pwede nyo ipadala ang inyong mga mensahe doon sa mga cellphone number na ating ibinigay po kanina. At yung mga unlimited toll networks, where Ed at Pastor Dan, ay kahit pumili lang po kayo doon sa mga cellphone numbers nating ibinigay. Actually, marami, mayroon naman ding mga hindi unlimited toll networks. Mayroon kanya-kanya silang mga networks na unlimited at pumili kayo doon sa ating ibinigay na mga numero. Okay, para po sa 2 countries, ito po ang numero 0907-189-2900. Okay, so ulitin po natin. Doon naman sa TM and Globe subscribers, i-text nyo ulit sa 0936-490-7964. Okay, yun po mga kaibigan. I-save niyo po yung mga numero na ibinigay po natin kanina at ngayon at upang kayo makapagbigay ng inyong mga mensahe at mga greetings po or mga prayer request sa atin sa ating mga kaibigan. Meron mabati dito, Brother Donald at saka Pastor Dan, ang iyong partner. Ang sabi niya rito, happy Sabbath sa inyong lahat higit sa kay partner Pastor Dan Matulak mula kay Pastor Duke. Ay, Pastor Joe. Maraming salamat, naseling mo rin kami. Oo. Si Pastor Dan lang para Pastor Joe ang binabati ko. Actually sa ating mga kaibigan, mga viewers, si Pastor Joe po, kami po yung batch niya na unang pumunta ng Palawan. Hindi, yung sabihin, yung first time namin lahat nung magkaroon kami ng Voice of Youth dyan sa New Ibahay, way back 1997, December. Parehas po kami lahat, first timer na makarating ng Palawan, December 1997. Okay, sabi naman ni Vicky Bagaliho, sabi niya rito, hello Bell, thank you for viewing. Yes. Ibig sabihin, Brother Dodon, meron palang nanonood hindi natin makita dito sa ating screen. Yes, oo. Sir, at saka Kuya Ed, alam mo yung diwa nung inawit ng ating mga kapatid, ano? Yung He Touched Me. He Touched Me. Merong isang matanda na yan yung nakahikayat sa kanya yung awiting yan. Uh-huh. Ang pangalan ng matanda ay si Apong Anong. Siya ay may sakit na hika for how many years na may sakit siya. Pero nang tanggapin niya ang Panginoon, ang awit na yan ang nakapagpabago at nakapagpagaling ng kanyang karamdaman. Because the Lord touched his body. Alam mo, pagkatapos Kuya Ed, nang siya'y binautismuan, may hika siya noon. Nung siya'y binautismuan, nung umahon sa tubig, umuwi mula noon hanggang sa ngayon, hindi na nagkaroon ng hika. Kaya yung awiting yan ay napaka meaningful sa ating tatay kay Apong Anong. Ito Apong ay name, ano? Oh, ito ay layman natin, masigasig na layman. Saan pa, sir? Part ng Rizal, Palawan. Si Apong Anong, ha? Anong Mercado. Yan. Yes. Anong Mercado. Pero Pastor, natatouch din ako. Natatouch ako sa message. Oh, yes. Pero lalo akong natatouch sa mismong umawit. Naman, siyempre, napakaganda ng blending. Po, parang taos puso nilang inihandog yung awitin na yun. Amen, amen, amen. Kaya, amen, God bless po sa inyong dalawa. Si sana ay may karugtong pa yan sa mga susunod. Alam mo, kahit na hindi na nga tayo magsalita, makinig na lang tayo yung sunod. Yes, maganda na eh, nakakabuhay na ng kaluluwa. Ayan. Pastor at Brother Ed, kung ang ating narinig ay He Touched Me, narito na po mga kaibigan, pakinggan natin din ang awitin na ito yung pinamagatang miracles. Miracles. Once na tayo ay hinipunan ng Panginoon, when God touched us, then there's a miracle happens. Himala. Kaya mga kaibigan, panoorin niyo po ang awiting Miracles na ito po ay aawitin sa atin ni Ma'am Glethel Loriaga. Okay. Thank you.
Amen. Marami pong salamat sa awiting miracle, no? Mula kay Mau Retail. Oh, actually talaga, Brother Ed, napakaganda din ang boses nating narinig din, no? At saka na-touch naman yung mensahe ng miracle. Na-touch ka ba, sir? Na-touch talaga po. At saka mga kaibigan po namin na Lord, ay huwag po kayong magkamali. Yes. Hindi po yan record. Yes. Lahat po yan. Ang sabi doon na Pastor Dan at Brother Ed, miracles begin that way. Sabi nila, may meron akong sinulat kanina eh, kaso lang nakalimutan ko eh. Sabi doon, there are hands that cannot move. Minsan ating mga kamay hindi makagalaw, no? But we need the miracles. Kailangan natin na himala. So matapos tayong hipuin ng Panginoon yung umawit kanila ni He touched me. Yes, touch no? Me. Then we need a miracles. Yun ang nagana, begin that way. Base naman po. Kaya natuloy, hindi natuloy ako makakonsentrate dahil sa napakaganda. Yung ating Panginoon nung dito sa lupa. Hindi po yung sabihin mga kaibigan. Ibig sabihin, na-touch lang ako dun sa mga awitin. Yeah. Tatlo pa lang ngayon. Tatlo pa lang. Marami pa tayong awit ngayon. Kaya nga doon, ito po yung kapangyarihan no, na pag ang isang tao ay tayo hinipon ng banal na espiritu. Kaya nga po ang pamagat ng ating kislap ng pag-asa. Na ito po mga kaibigan, kahit sa ganitong paraan lamang po ng kislap lang po ang maaari namin maibahagi sa inyo. Yung kislap lang, Pastor. Hindi talaga totally na buong light, no? Hindi pa yung talagang kaliwanagan na buo. Konti lang po. Yung mga advices po namin dito, nila na actually sila po yung mga expert dito, kislap lamang po. Pero yung mga kislap na yan ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Nagbibigay ng pag-asa yan. Okay, brother. Pero okay, natin ako. Ano, no? It's okay. Diba, ay, nakatouch din po ito sa akin, brother. Na pinanood ako ngayon doon sa bahay. Tayo ngayon pinanood doon sa bahay. Aha, okay. Si Pinky. Lady Ellie, ito po yung kanyang code name, no? Sa ating Messenger or Facebook, si Pinky na lang doon sa bahay. At siyempre itong si Joshuan B. Peña. Kapatid ito ni Harriet Peña. Itong si Joshuan, nanonood niyo. At ito palang bill na binabanggit, ito pala si Madam Annabel Arnaez. Ah, Arnaez. Sabi ni Vicky, Annabel Arnaez is one of my best friends. She is watching now. Thank you so much, Bill. God bless. Okay. So, Pastor Dan, di ba yung miracles kailangan? Una, tayo'y hinipon ng Panginoon. God touches us. Then, we need a miracles. After that miracles, then, trust your heart. Trust your heart. Trust your heart. Mukhang yun kasi nakanta. Mukhang sincere lang. Yan po ang awitin na ibibigay sa atin ngayon. Oh, alam mo, sir, kasi pagkatapos ng hipuin tayo, yung mga karamdaman tayo, then, ang tao, iba-ibang karamdaman. Yes. There is a miracle na pinagaling tayo sa karamdaman at pagkatapos niya magalingin, magtiwala tayo sa Panginoon. Trust His heart. Okay. At mga nanonood po ngayon at nakikinig po sa ating program, narito na po ang awiting, Trust His Heart by Ma'am Laleen Ravena. Okay. Tingnan po natin mga kaibigan ang susunod na awiting. Okay, batayin muna po natin yung ating mga viewers at mga listeners po, ang family Tabulod dyan po sa Kanike, no? Kanike, si Maritzu Tabulod. And of course, si Sister Marivic Arsaga. Happy Sabbath po, ma'am. At saka si Pearl Angeli Edengen. Okay, so sa ating Brother Henry and Sister Beth Edengen dyan po sa Kanike. Of course, dyan po sa, batayin po natin yung Timburan. Baka po yung ating mga kaibigan po dyan. Yung mga Sonoron family, Gascon family, Ilocat. And then, Katanuanes. Mabakas. Yes, mabakas. Mabakas family. Hagmis family. Hagmis, mayroon pa po tayo. At dito naman po sa Pamantulon, binabati rin po natin ang family Ravena. Ravena, Shepherd. Lagrada. Lagrada. Of course, mabakas. At sa ating mga kaibigan po, mga kaibigan, na hindi po natin nabanggit ang inyong mga pangalan isa-isa, pwede po kayong mag-send ng mga text messages sa numero natin binanggit. Ulitin po natin yung mga numero doon po sa ating Smart and Token Text and Sun. Ipadala nyo lamang po sa 0907-189-2900. At doon naman sa TM and Globe subscribers po natin, ipadala nyo ang text messages sa 0936-490-7964. Yan po mga kaibigan. Now, of course, ating mga viewers at mga nanonood sa abroad, itype lamang po ang inyong mga mensahe dyan po sa inyong screen. Pero po sa ating mga viewers na kunwari ay mayroon kayong mga hindi po pwedeng mabasa ng iba, ipadala nyo po sa mga cellphone number na ating binanggit po kanina.
Okay, so mga kaibigan, narito na po yung awitin na ihandog po sa atin ni Ma'am Lalaine Ravena na ito pinagatan, Trust His Heart. Viewers din mga kaibigan, yes, na kailangan nating magtiwala sa ating Panginoon, no? Dapat italaga natin ang ating puso sa Panginoon kasi sabi doon, God is too wise to be mistaken. Yes. Hindi po talaga siya nagkakamali. Oh. Kaya kung tayo may nagkakamali sa ating mga decision na ito, kailangan nating italaga ang ating mga puso at isipan sa Panginoon sapagkat siya'y Panginoon na hindi po nagkakamali. Oh. Ang tao ay nagkakamali, ang Panginoon ay hindi po. Kaya nga po, yan po ang reason na kailangan nating iluhod sa Panginoon
ang mga bagay na ito. Oh, yes. Yes. Kuya Ed, kapag may mga panahon na mayroon tayong mga bagay na hindi maunawaan sa kamaligiran, sa ating sarili, sa mga bagay-bagay, wala tayong ibang pagkakatiwalaan, ibigay natin sa Panginoon. Ibigay sa Panginoon. Yes. Magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya kailangan natin iluhod sa Kanya. Yes. Kaya ang susunod na awitin, mga kaibigan, ito po yung pinamagatang. Pero, bago yung pagkakatiwala. Okay, pagbati mula papunta, no? Mula sa atin sa WHP Kislap ng Pag-asa. Mm-hmm. Pagbati patungo kay Loningning Gomez. Loningning Gomez, Bobes. Yes. At ang sabi niya rito, happy Sabbath, galing Tiyo, solo na. Ay, yes. Kasi Tiyo, nagsusolo na. Uh-oh. And amazing, Ati Asel and Ati Arlen. God bless brothers and sisters. Ayan. Galing kay Sister Loningning Gomez. Okay. So, salamat Sister Loningning, no, sa inyong greetings. Okay, ngayon, ito yung binanggit po natin na kailangan natin matapos nating ibigay o ipagkaloob, italaga ang ating puso sa Panginoon, we need to bow the knee. Ibig sabihin tayo ay itiklop ang ating tuhod doon sa Kanya. Kaya mga kaibigan, narito na po si Hazel Joy sa kanyang awiting Bow the Knee. Follow me in the Lord when thou
atin pong basahin po itong text or chat mula po kay Milne sa Saudi Arabia. From Saudi Arabia, ito po ang sabi niya, salamat po sa mga singers at sa mga magagandang mensahe ng mga kanta. Nakakawala po talaga ng pagod at lungkot. Kahit malayo kami sa aming pamilya, hindi po kami nawalan ng pag-asa. Kaya kaibigan, amen. Ma'am Noyms, ha? Tutok lang po sa kislap ng pag-asa. Yes. Ang mensahe ngayon po ng awit, naalala ko yung kasabihan tuloy, Pastor, at where it, na no lips could utter, nor tongue could express the sentiment that we feel this afternoon. Walang dila na maaaring magmumutawi ng kaligayahan, kasayahan na ating nadarama ngayong hapon. Okay, so, Brother Don, no? Yes. May tanong po tayo rito, Brother Don, na si, binabati po namin si Brother John Misahon po ay nanonood po ngayon. At siyempre si Nonong is Reveller. Mm-hmm. Bago sa lips, Empinado Sanidad. Happy Sabbath po. Yes, Sir Libby, from Adventist University of the Philippines. Yeah. Bago si Brother Siloy Nobles is watching with us now. Happy Sabbath, Brother Siloy. Harriet Pinya. Pinya. Okay. At saka meron pa rito hindi natin nabati, Brother Don, ang kanina pa ito. Mm-hmm. Si Lopez de la Cruz. Ah, okay. Kaya, happy watching po sa lahat po ng mga nanonood po dito sa ating programa. Sister Lourdes? Lourdes. Lourdes de la Cruz. Taga saan yan ko eh? Taga El Nino yata. Hello po, happy Sabbath. Okay. Okay, so balikan po natin yung mensahe ng awit. Ang sabi nun kasi, bow the knee. Yeah. Na there are moments in our journey, mm-hmm, na hindi ko masasabi, meron doon eh, na kailangan natin, once we bow our knees, then we look at Jesus Christ. Yeah. Kailangan natin tumingala sa langit at tumingin sa Kanya. So kailangan natin yun. At matapos gawin natin yun, then ito ang sasabihin natin, change my heart. Change my heart. Mababago na natin ang ating tawag nito. Ay, siyempre, ganito, Brother Don, na siyempre, pag puno yung isipan mo, magulo ang iyong isipan, yung puso mo ay parang hindi ka na makahinga. Yes. Tapos hindi ka na makahinga, eh kailangan lumuhod ka muna. Yes. At pagkatapos mong makaluhod, naisumbong mo na ngayon kay Jesus ang lahat mong problema. Oh. Mabago nga ang puso niyan. Yes, yeah. Mabago namin. Okay, Brother Ed, Pastor Dan, at sa ating mga viewers, pakinggan po natin ang awitin na Change My Heart, O God. Ito po yung awitin sa atin ni Marvin Aguilar. May I
Amen. Okay, maraming salamat Marvin sa iyong napanganawitin. So ibig sabihin doon na change my heart, oh God. So matapos baguhin tayo ng Panginoon, ay kailangan na nating humayo, no? Humayo. Kaya napakaganda ng mensahe, Pastor Dan, no? At Brother Ed, at sa ating mga viewers po, mga kaibigan. Kaya nga po yung tinatawag nating kislap ng pag-asa. Dito po tayo makakuha ng kahit konti lamang pong light. Liwanag. No? Liwanag. Kahit kislap lamang. Kaya nga po, sinabi ng ating Panginoon, yung pananampalataya nga natin, dapat kagaya lang pinakamaliit na butil ng mustasa. Pero bagamat maliit ito, ito po ay lalago ng napakalaking kahoy. Kagaya po ng ano, kagaya po ng kunting spark ng apoy o ng tawag nito yung liyab ng apoy, at ito'y makakasunog na ng maraming mga bahay. Isang palito lamang ay pwede na makasunog, no? Kaya doon, ayun ay panalangin ni Haring David. Yes. Ang sabi niya rito sa Awit 51 James. Sabi niya rito, likhaan mo ako ng isang malinis na puso. Na puso. Pagkatapos ni Bered, sabi ng ni David ay, create me a clean heart. Kasi kung mayroon na tayong malinis na puso, Pastor Dan, ang mangyari po sa atin, sasabihin natin sa Panginoon, wherever I go, I will go. Okay. Kahit saan man ako pumunta, at least tayo po ay panatag na ng Panginoon ay kasama natin. Kaya po mga kaibigan, ang susunod na awitin, ito po'y pinamagatang Wherever I Go. Ito po'y awitin sa atin ni Caleb Palos. Pakinggan po natin, panoorin mga kaibigan, ang awiting Wherever I Go. Thank you.
Amen. Yeah. Salamat po sa napakagandang awitin, no? Na this is our journey. That wherever I go. So, ibig sabihin, ito yung ating paglalakbay na kahit saan man tayo pumaroon, ay kasama natin ang Panginoon, Pastor. Sa kayo, itong ating buhay ay isang paglalakbay. Yes, parang paglalakbay lang ito eh. Itong pananampalataya, paglalakbay niyan. Yes, oh. Maraming nauna na nahuli. Nahuli. Okay lang kung nahuli, nakahabol pa rin. Yes, kaya nga kailangan natin dito yung kunting liwanag na kahit kunti lamang na ito yung kislap na magbibigay pag-asa sa ating mga daan. Rather than yung kislap, ito ay katulad ng mga lighthouse. Yes, oo. Kasi na, kapag katuloy-tuloy ang liwanag niyan ay hindi gaanong mapapansin. Actually, pang maliit lamang siya, Pastor, no? Ang purpose noon sa mga navigator sa mga lakbay na mayroong warning dyan, ibig sabihin yan ay malapit na sa daungan o di kaya mabato, ano ng warning, parang doon intended, kahit maliit lang, di ba, magkislap-kislap lang siya. Yan ay nakakuha pansin. Yes. Yung kislap na yan. Di ba, Kuya Ed, kasi yung nabanggit mo na lighthouse, kapag ang lighthouse niya ay permanente, magiging parang casual na lang. Casual, biyahero. Normal na lang. Normal. Pero kapag ka medyo may biglang lumiwanag na gano'n at hindi rin namang nawala, kapansin-pansin siya. Yan. Kaya kailangan natin yung liwanag mo. Kasi ibig sabihin dito, minsan may madilim na bahagi. Pero yung dilim na ito, di ba? May binabanggit po diyan sa Biblia na wala nang gabi, no? Wala nang gabi. No more nights. Kaya nga, no more nights and no doon sa langit na bayan, hindi po tayo makaranas ng kadiliman doon. Kadiliman. No more night. Kaya nga sabihin, no more nights, no more pain, no more tears. Yes, no more tears, no more heartaches. Heartaches, yeah. No more COVID. Wala. Ano nito po 'yan sa Apocalypse 5:10? Okay, pakibasa. Basa. Pero ito, at hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila ay hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ng liwanag man ng araw sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos at sila ay maghahari magpakailanman. Oh, grabe pa ang Panginoon ito. So, ibig sabihin ito mga kaibigan, na ito ay pag nasa langit na bayan tayo, hindi na po tayo makakaranas ng literally na gabi at yung symbolically na gabi na nights sa kadiliman sa ating buhay. Kaya nga po, mga kaibigan, ito ang pinagsisikapan natin na kahit kunting kislap ng pag-asa na ating makukuha, doon, hindi po makukuha sa amin, kundi doon po sa Panginoon. Kaya nga po, mga kaibigan, ang awitin na ibibigay po sa atin ni Ella Palos, ito'y pinamagatang No More Nights. Mga ito, mga kaibigan, at ating po panoorin ang awitin na No More Nights by Ella Palos. Thank you.
ng kagandahan ng kanta. Oh. Eh, talagang ma-appreciate natin. Talagang maka-amen po tayo. Kasi sabi niya sa mensahe ng awit, no more pain. Pain. No more tears. No more crying again. Pastor, may nagpapagalala sa isang kwento eh. Na yung isang nakinig sa sermon, talagang amen ang amen, Pastor. Oh. Eh yung Pastor, medyo na-distort po siya. Sinabihan niya na, sister, sa sunod, huwag ka na mag-amen, ha? Huwag ka na mag-praise the Lord. Bibigyan kita ng kumot, blanket. Ngayon, pagkasunod na sermon, Pastor, nandun uli ang babae. Inasahan ng pastor na huwag na magsigaw. Grabe, Pastor, dahil talagang naramdaman niya yung talagang... Lumiliyab yung... Yung panalataya. Sabi niya, amen, amen, with blanket or no blanket, but amen! Yun ang kagandahan. At saka yan, napakaganda ng inspirasyon ng awit na yan. No more night. No more pain. No more pain. Kaya lahat po tayo nakaranas ng pain, no? Yes. Magiging ito yung literal na pain o emotional pain. Pain. Okay, meron tayong mga greetings from Earth. Okay, greetings, no? Ito yung pagbate. Para sa mga kapatiran sa buong mundo. Basahin po ito. Happy, happy Sabbath po sa lahat ng kapatiran sa buong mundo. God is so good all the time, mula po kay Sir Pips Bernabe. Yes, Sir Pips, magandang hapon at happy Sabbath po dyan sa inyo sa Faith Adventist Academy. Sa lahat, sir, ng ating faculty and staff na riyan sa ating campus, Faith Adventist Academy, magandang hapon sa inyo. Happy Sabbath po. At binabati rin po natin si Sir Julius Rosas ng happy Sabbath. Ma'am Janet Bacumo, at of course, Ma'am Lani Panagsagan, Ma'am Joy Pablo, Ma'am Elizabeth Linaw, Ma'am Julian Bernabe, Ma'am Nitz Panagsagan Ricardo. Okay. Ma'am Lani. Ma'am, oh, tapos na siya. Si Ma'am na. Na-miss ko lang kanina eh. Hindi yan ma'am yan. Kaya, okay. Masaya pong panunood sa inyo dyan sa campus. Okay, so sa ating mga kaibigan po, of course, kay Ma'am Daisy Burdensen, congratulations sa inyong bagong baby. Anak na si Ma'am, ka-birthday natin. Ka-birthday ni Pastor Dan Matulang, May 22. Okay. Thank you. Okay, so talagang naalala ko tuloy yung kasabihan na dahilan sa napagandang awitin, walang mga salitang maaaring umutawi sa ating mga labi. Naganda. Kaya nga matapos po nito yung tinatawag nating No More Nights, na kailangan natin itong makarating doon, ang kailangan lamang po natin yung biyaya na ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen. Hindi ba tayo makarating doon na pamagitan ng ating tinatawag sariling gawa? Hindi. Ay, hindi. Hindi po. Yan po ay kailangan natin tanggapin yung biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kaibigan, sa ating mga viewers, Pastor Dan at Brother Ed, pakinggan po natin ang awiting grace na ihandog po sa atin ng magkapatid. Na ito po ay Alvillar Sisters, si Michelle at si Milky sa awiting grace. Okay. Pakinggan po natin mga kaibigan, ang awiting ihandog sa atin. Biyaya. Yes. Things you do to me.
insufficient grace. Yung word na is insufficient, ibig sabihin doon na walang kalalagyan, no? Insufficient, insufficient. Ibig sabihin, sagana. Sagana. Sapat. 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 Ang biyaya. Biyaya ng Panginoon. Panginoon. So, mayroong statement doon na at times I feel discouraged. Yes. Sa panahon na ako'y nakaramdam ng panghihina. Naroon, sir. Yun ang naroon, sir. Doon mo mararamdaman yung biyaya ng Panginoon. Yes. Yun na ang pupuno ngayon. Yes. Biyaya. So, doon sumisingit naman ulit yung kislap lang na konti. Yes. Kislap ng pag-asa na pumapasok po doon sa atin. Oh. Once na mayroong kislap, Pastor, mayroon ang pag-liliyak o shine, no? Mm-hmm. So, may talata po dyan, Pastor, no? Na pwede po natin i-share na kung paano natin paliyabin, no? Shine, yung liwanag. Yes. Sa kislap. Sa aklat po ng Matthew 5, verse 16. Yes. Ang sabi po ng talata, let your light so shine before men that they may see your good works. Good works. Yan. So ang good works na binanggit dito mga kaibigan, hindi po yung atin, kundi yung sa Panginoon na ma-reflect sa ating buhay at makita nila, hindi tayo ang nakikita, kundi na-reflect lang sa atin. Na-reflect lang. Kaya sabi nun, let your light so shine before men that they may see your good works work. And they may glorify your Father. Hindi ikaw ang pupurihin, hindi kami ang pupurihin, ang Diyos. Ang Diyos na nasa langit. Ito yung napaganda, no? Ikalawang talata, sir, masusumpungan sa Matthew 13, verse 43. Mm-hmm. 13:43. Then shall the righteous shine forth as the sun. Bakit ang banal ay magliliwanag na kagaya ng araw? Kasi ito ay, kagaya na sinabi mo, ito ay hiniram na liwanag. Yes. Hiniram na liwanag ng ating Panginoon. Yes, hindi ito talaga sa atin. Hindi talaga sa ginamit atin. Lang natin, yeah. Ginamit lang tayo po ng Panginoon. Kagaya po ng ating program, Pastor Dan, yes. No? Actually, katulad ng nabanggit natin kanina, hindi po tayo nag-aakala na makakarating doon sa mga ibang lugar. Alam natin na through live streaming, marami ang makapanood. Pero hindi po natin naisip, sukat akalain, na mayroon palang mga tao na na-touch sa simpleng paraan po natin. Yes, yeah. Kaya po tinawag natin itong kislap ng pag-asa. Oh, kislap. Kaya kislap lamang po tayo sa mga mata ng mga tao. At sa atin din, kislap lang po tayo. Ito namang kislap ay maliit na liwanag. Parang maliit lang siya na spark. Parang alitaktak. Ito ay nag-alalay. Okay, nag-guide. Tika, may ibang Tagalog yung nag-guide eh. Ha? Gumagabay. Gumagabay. Patungo sa malaking liwanag. Nagbibigay tanglaw. Okay, Kuya Ed, pakibasa ang Pilipos 2:15. Pilipos 2:15. Yan po ay isang magandang talata na magbibigay sa atin ng kaliwanagan at ng pagkaalam tungkol sa karagdagan pa ng liwanag. Yes. Na dapat na makita sa atin. Yes. Ito, 2:15 ng Pilipos. Okay. Sabi, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Yan. So yun ang ibig sabihin dyan. Napakaganda. Na kailangan natin lumiwanag. Yes. Saan daw? Doon sa? Sa gitna. Kadiliman. Kadiliman. Okay, kaya kayo mga kaibigan, Pastor Dan at Brother Ed, pakinggan po natin ang awiting, Shine, Jesus, Shine. Okay, ito po yung kailangan natin. Na Jesus, Shine, Jesus, Shine. Ito po yung awitin sa atin ni Caleb Palos. Okay, pinabati rin po natin yung ating mga kaibigan. Shine.
And you, Brother Caleb, sa inyong awitin, shine, Jesus, shine. Yes, amen. Okay, so, ibig sabihin dito po ay kailangan nating lumiwanag. Pagkatapos ito tayo lumiwanag, may katanong ng Pastor at Brother Ed, na tanong, does Jesus care? Yes. Ang Diyos ay merong pagmamalasakit, Brother Beto. Yes, of course. Kung so, ang iba man hindi nag-care sa atin, sa pangkalahatan ito, hindi ito personal pronoun na ginagamit natin. Pangkalahatan, kung sakali mang hindi kapinapahalagahan ng iyong kapitbahay, kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, ang Panginoon ay nagpapahalaga po talaga. Yes, o. O, kaya ngayon tanong, does Jesus care? Sure. Pakinggan po natin ang kasagutan sa pamamagitan ng awit ni Ma'am Glethel Turiaga na pinamagatan. Does Jesus care? Okay. Will you care? Salamat sa napakagandang awitin. Pastor, does Jesus care? Oh yes, He cares. Yes. Tama, napakaganda talaga po. Kaganda okay. Ng awit talaga na yan. At saka natap sa huli. Oh. Okay. Not only He cares, but also she cares. Yes. She cares. Alam mo, you know si Ma'am Gretel, Brother Dodol. Yes. Eh, itinanong ko sa kanya nakaraan eh. Kung siya ba ay mahilig manood ng Korean movie. Sabi niya, hindi naman daw eh. Kasi mukhang... Bakit na itanong mo, Brian? Kasi medyo parang naano ako eh. Na-amaze. Na-amaze lang ako kasi medyo nga eh. Actually, si Gingy, actually,
we call he her Gingging. Si Gingging ay missionary minded. Missionary. Yes. Nung ako ay pumunta ng Linapakan, yan ay sponsor ko. Kaya thank you Ging, thank you. Kaya sa Linapakan ba si ano? El Nido. Ah, El Nido. At from Cebu. Ah, Cebu. Yeah. Oy, bayo hapon. Pastor. From Cebu rin si sir. Pastor, yung responsibilidad yung responsibility. Yes. Yes. Kasi hanggang ngayon dalaga pa rin siya. Paano nagutan natin yun? Okay, pinabati natin ating mga kabayan niya sa Cebu, no? Mayong hapon o kapisabas sa atong kanan ng mga igalan, mga kaisunan, sa Toledo City. Toledo. My viewers, pwede na si Ruth Macapobre. Okay. And of course, dyan sa Dumanhog, Cebu. Nabati natin dyan sa... nakalimutan ko yung pangalan. Actually, dyan sa... Yes, sa Lapu-Lapu City. Diyan si yung si Mafranca family, diyan sa Upon, Lapu-Lapu City. Uh-huh. And of course, diyan sa mga kapitbahay ni Ma'am Elizabeth Linaw, diyan sa Cordoba, Cebu. Cebu. Yung aking mga relatives diyan, mga Flores family. Sir, baka magtampo yung ating mga viewers sa Bicol, Batin. Yes, of course. Oh. Yung mga kapatiran natin diyan sa Albay, especially po diyan sa barangay Anuling, Kamalik Albay. Uh-huh. Kailan ni Beth, no? At sa ating mga kaibigan diyan na... hindi po natin mabanggit isa-isa at alam na po natin na sila po yung mga viewers natin. Yes. Particular sa Sorsogon City. And of course, sa Verac at Anduanes, marami din tayong mga viewers dyan. And Daet, Camarines Norte. Yeah. So, actually, pinex po ako doon ng ating mga kaibigan ng mga viewers dyan sa Bicol. Of course, sa Burungan Eastern Samar. Maupay na kulop, hayotan ng mga kasangkayan dyan sa Burungan. And meron tayong mga viewers sa Iloilo. Iloilo. Mayong hapon sa atong mga kauturan dahil mga aligay doon. Iloilo. Yung ating viewers sa Mindoro. Okay, yung ating viewers sa Mindoro, si Sam Ruga. Yeah. At saka si Tess Montira. Ah, of course, yung Iligan. Kalimutan natin. Yes, Iligan. Yan ang tipe ito. Pwede doon sa Iligan City. At pinabati po na ito, atong mga kaigsunan din na sa Butuan City. Butuan City. Davao Oriental, dinasa Mati. At siyempre kay Pastor Wendell Serrano, President ng South Philippine Union Conference sa una. Retired na siya karon. Retired na siya ngayon. Tingnan mo sa ating mga kaibigan dyan. Okay, sa ating mga kaibigan, hindi po natin nabanggit ang inyong mga pangalan isa-isa. Muli po, magandang hapon at oras ng panonood ngayon. Okay, okay. Pastor Dan at Beret, ang katanungan kanina, does Jesus care? Of course, He cares. Kaya kailangan nating ibigay ang ating papuri sa Kanya lamang. Kaya mga kaibigan, ang awitin na ihandog po sa atin ni Ma'am Glenda at ni Ma'am Vicky, ito'y pinamagatang sa Kanya. Sa Kanya.
Greetings from Septim. Okay. Greetings from Septim Trono. Happy Sabbath po sa inyo, Pastor Dan, Sir Dodon, and Brother Ed. At sa lahat po ng nanonood sa inyong live ng walang hanggang pabalita o kaya kislap ng pag-asa. At sabi niya rito, salamat po sa prayer po ninyo para sa kapatid ko. Di na po siya nilalagnat. Amen. Oy, amen. Pakisama na lang po ulit sa prayer po ninyo ngayon sa tuloy-tuloy po niyang paggaling. Yes. Septim Trono po ang name niya mula pito kay Ma'am Nap. Ma'am Unipres. Yes. Okay. Yan po ang isang pasasalamat po sa paggaling ng kanya. Yes. Pasasalamat at ipagpatuloy natin yung prayer sa kapatid ni Ma'am Nap. Okay. Anong pangalan siya? Septimo Trono. Septim Trono. Okay. Okay, yan po kapatid. So sa ating mga kaibigan po, nanonood po ngayon mga kaibigan, pwede po kayong magpahabol po ng inyong mga prayer request. Bagamat po ang ating pangalan ng ating programa ay Kislap ng Pag-asa, pero hindi pa rin po nawawala ang panalangin. Okay, so pwede po, you're free to send your text messages in our cellphone number sa ating mga sa ating Smart Token Text and Sun subscribers. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa 0907-189-2900. Okay, Brother Dodon, mayroong pagbasi dito mula sa numero na pumasok. Yes. Oh. Binabati ko pala si Gimo Danyon na naginip, pwede pabati ako ng kanta ng ibang kanta ng okay. Doon na lang po ito, kaibigan, doon sa ating kalusugan at ayan, doon sa iyong programa araw-araw. Okay. Akala niya ngayon pa rin. Okay, so sa ating mga kaibigan po na PM or Globe subscribers, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa 0936-490-7964. Okay, kung yung ating mga viewers po, kung sakaling wala kayong mga load o di kaya kayo ay naki-connect lang ang inyong internet, pwede yung i-type lamang dyan sa inyong screen ang inyong mga kahilingan at ang inyong mga nais ipahiwalay sa batin sa atin. Okay. Okay, meron pa tayong mga viewers din, Barrett, na iba po natin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Okay, sa ngayon ay halos nabanggit po natin. Kung sakali po mga kaibigan na hindi po namin nabanggit ang inyong mga pangalan, minsan po kasi yung network po natin, minsan ay yung nauna na nag-send ng messages na huli po natin natanggap through our network. Kasi network po natin minsan ay hindi po stable. Pero okay, kailangan natin, Brother Dodon, yung kinanta, magbigay ka ng konti. Talagang na-touch din ako doon sa witing sa kanya. Sa kanya, oo. Oh. Araw-araw, sa kanya, may pag-asa. May pag-asa. May kislap. May kislap. Yun. Minsan, sa kanya. Oo. Sir, alam mo, minsan may katanungan, saan kaya patungo ang buhay ko? Yes. Pero ang tugo ng awit, sa kanya. Yes, sa kanya. Kabuluhan ng iyong buhay. Yes. Yan ang pag-asa sa atin. Alam mo, minsan, sir, napapariwara tayo sa buhay, nawawala tayo ng tamang pag-iisip. Minsan, kumbaga, we are hopeless. Pero kapag ibaling mo sa Panginoon ang iyong buhay, Kuya Ed. Pastor, narelate ko yan, ah. Yung nagbiyahe kami galing doon sa Halsey. Inabot kami ng gabi. Mula dyan sa batas na yan, kahirap kaya pumasok dyan sa yung dyan sa Silangga. Yung maraming bahura yan, kapatid. Ang dilim, Pastor. Maalon pa. Talagang gano'n na lamang ang aking panalangin, Pastor. Ako yung nakawag ng timon, ah. Si Mrs. ko hindi naman pakilip. O sana malayo na tayo, kung saan-saan na tayo. Eh talagang ang dalangin ko, Pastor, ay gano'n na lamang katindi panalangin ko na makarating, at last, Pastor, nakarating sa dalampasigan ng Taytay. Amen. Yes. So, yan po ay parang dalangin natin sa Panginoon na sabi natin, I delight to you. Yes. Okay. So mga kaibigan, pakinggan po natin ang awitin na ihandog sa atin ni Rica Joy, ang awiting I delight to you.
Okay, salamat Rica Joyce sa iyong napakagandang gawitin. Okay, Brad, kaya tayo may pumapasok na mga greetings. Mayroon pong pumapasok po rito. Binabati po namin si Nining Mendoza Silusi. Yes. At sabi niya, happy Sabbath po sa inyong lahat dyan sa Taytay, Palawan. Yes. Okay. Nalulungkot din siguro si Nining sa atin. Nami-miss niya kasi yung mga awitin, inaawit niya yun dito sa Taytay. Ah, okay. Nasa part siya ng Conception Tarlac. Ah, Tarlac. Okay, binabati natin mga kaibigan natin dyan sa Tarlac. Of course, sa Pampanga, no? May mga viewers po tayo dyan, yung sila ni Ma'am Maybelline Pablo. Okay, so sa mga kapatid ni Ma'am Joy, andyan din po. At of course, kay Sir Romero Pablo na nasa Takras. Binabati po natin. So mga kaibigan, mga kapatiran po, ay huwag po kayong alis. Malapit na po tayo magtapos. Mag-closing prayer muna tayo bago po tayo tuluyang magtapos po sa ating AY program. Yes. So sa ating mga kapatiran po, nanonood po ngayon sa ating live streaming, ito po ay tinaguran natin special AY program, no? At mga awitin na ating narinig ng galing po sa ating mga kapatiran. So yung mga nanonood po natin at mga nakikinig po sa ating program, nawa po kayo na bless po sa hapong ito. Actually, hindi pa po tapos yung ating programa ngayong hapon, Brother Ed at Pastor Dan, no? Yes. May mga awitin pa po tayong mga maririnig. Kaya nga po, kailangan nating ito ay kagaya ng isang usa, di ba? Usa. Ano ba yung usa, Brother Ed? Ano ba yung characteristic nito yung usa? Dear. Yung usa kasi po, mga kaibigan, ito ay pag ito'y mabilis tumakbo. Oo. Mabilis tumakbo. Kaya may natutunan ako sa'yo, eh. Nang sabi mo yung kambing, dahil ito'y makilos, ibig sabihin palaging gumagalaw, walang kolesterol. Hindi gano'ng makolesterol. Yes, hindi gano'ng makolesterol. Pero kung ang kambing ay hindi gano'ng makolesterol, how much more itong usa? Mas matindi. Kaya pakinggan po natin mga kaibigan, ang awitin na pinamagatang As the Deer, Panted Four. Ito'y awitin po sa atin ni Ella and ni Ma'am Lalain ngayong hapon. Okay. Thank you.
Okay, amen. Maraming salamat po sa napakagandang awitin natin inandog for Ed, no? At Pastor Dan. So, sa ating mga nanonood po mga kaibigan, sa ating mga nanonood na nakikinig po sa ating program ngayong hapon, special AY program po ito. Kung mapansin po ninyo, marami po kayo dito po mga kaibigan. Maya-maya po makikita nyo po sa ating closing song. Kami po lahat ng awit, makikita nyo po yung mga kapatiran na nariyan po sa ating kapaligiran ngayon. Okay, maya-maya po. So, ito ngayon na Brother Ed, no? At Pastor Dan, na meron tayong katanungan minsan na bakit minsan ay tatanong natin sa ating sarili na minsan may mga pangyayari po sa ating buhay na bakit ito nangyayari? I wonder why. Magtatanong ka, bakit kaya? Kaya mga kaibigan, yeah, at Pastor Dan, at sa ating mga nanonood, pakinggan po natin ang awiting I wonder why. Bakit kaya? It takes so long. Yes. So ang awiting na ito ay handog po sa atin ni Brother Ben Araneta ngayong hapong ito. Okay. Okay, sa ating mga kaibigan po na nanonood po sa atin ngayon, muli po mga kaibigan, bukas po ng umaga, tayo po ay magkasama-sama alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Live po tayo sa DCRT Radio Tandikan News FM 101.3 dito po sa bayan ng Taytay. Kaya po, inanyahan po natin, every Sunday po, sa walang hanggang pabalita, ang ating pong programa ay umaga po, hindi hapon. Lunes hanggang Sabado, tayo po ay magkasama-sama alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Kaya inanyahan po namin kayo mga kaibigan, bukas ng alas 8 ng umaga hanggang alas 10 sa ating programang Walang Hanggang Pabalita Bar Ed. Okay. Okay, sa Monday to Saturday, ito po yung program natin na Kislap ng Pag-asa. Okay, nalito po mga kaibigan, ang awitin ay handog sa atin ng Brother Ben Araneta ngayong hapong ito. I wonder.
Amen. Maraming salamat, Verben Araneta, sa iyong napagandang awitin, no? I wonder why. Okay, so mga kaibigan po nating nanonood ngayon at nakikinig po sa ating program, sa ating special AY episode ngayong araw ng Sabat, ngayong hapon na ito. Pinasalamatan din po natin yung ating mga kaibigan na sponsor po ng ating tinatawag nito. Ng ating snacks, biscuits, yes, and ice cream. Lalo o, si Sister Susan Sideste. At si Banati, mga kapatiran po, salamat po na nandito at sa inyong pagsuporta at pag-witness sa ating special AY program. Of course, Pastor Dan at Brother Ed, yung ating mga participants ngayong yan, pinasasalamatan natin nila. Yes. At pinasalamatan din po natin yung ating mga viewers, no? Na bagamat physically hindi natin nakasama, pero kasama po natin sila sa ating pagsamba, sa ating special coverage ngayong hapon through internet. Internet, web page, FB. Okay, sa ating mga kaibigan po na nanonood ngayon, mayroon na po tayong YouTube channel, pero amin pong mabanggitin yan, inayos pa namin yung pangalan doon. Actually, ang iba ay nakapanood na po sa ating YouTube, pero ayusin muna natin. Pwede nyo tingnan sa YouTube yung 10 Commandment Details. Yan po nakalagay na title doon, yung ating Sunday episode. At dagdagan nila cover ad ng walang hanggang pabalita, kasi kung itatype lang nila yun, marami pong mag-appear doon, lagyan nyo po ng pahabol, walang hanggang pabalita, para makita nyo po doon yung picture namin, tatlo. Bukas, tatlo kami. Yes, tatlo po. At ang aming topic ko bukas ay ang 10 utos bago po sa Sinai. Yes. Okay, sa ating mga nanonood at sa ating mga nagkikinig at sa lahat po ng narito po sa ating bulwagan o di kaya sa ating iglesia ngayong hapon, bago po tayo magkaroon ng closing song, then closing prayer, kasama na po ang inyong mga kahilingan po dito, tayo muna po ay magkaroon ng conclusion sa ating pagsamba at sa ating programa ngayong hapon na tayo po ito'y bibigay po sa atin ni Brother Ed Hortaliza. Okay, para po sa ating conclusion sa hapong ito, mga kaibigan at mga kapatiran sa buong mundo, ito po yating masumpungan sa 1 Pedro 2:9. Ang sabi po rito, natapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya mga kaibigan, kayo po ay tinawagan upang tayo po atin pong ipagbunyi, upang atin pong sambahin ang isang Diyos. Kapag tayo ngayon at tayo ay kanyang inilapit sa kanya mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan, mga kaibigan. Okay, marami pong salamat, Brother Ed, at sa ating mga kaibigan po na nanonood at nakikinig, at of course sa ating mga kapatiran na narito po, at para sa ating closing song, tayo pong lahat ay tumayo at makikita niyo po, mga kaibigan, yung aming mga kasamahan po rito, at kami rin po ay tatayo ngayong hapon for our closing song, and let's sing the wondrous love of Jesus. Inayahan po namin, mga kaibigan, yung ating mga kapatiran dito na tayo po ay awitin po natin ang ating closing song na Sing the Wondrous Love of Jesus. Get to heaven.
Our dear Heavenly Father, this afternoon, Lord, we come unto you to give our thanksgiving. Thank you, Lord, for the voices that we heard this afternoon. Ito po ay nakapagbibigay ng karagdagang lakas sa aming pananampalataya at pag-asa sa aming buhay. Panginoon, sa hapong ito, amin pong idinadalangin ang aming mga kaibigan na mayroong mga karamdaman at patuloy na gumaling at inyo pong pinagaling sila. Si Brother Septem Truno, na siya po'y inyong patuloy na pinagaling at patuloy pong iingatan, aalalayan ang kanyang buong pamilya. Idinadalangin din po namin, Panginoon, especially si Sister Grace Lee Famaran, ito po'y nasa Romblon. Naway tulungan po ninyo ang kanilang pagdadalamhati sa mga oras na ito. Sila po, Panginoon, ay dumaranas ng kalungkutan at hinagpis. Hipuin po ng iyong mapagpagaling at mapagpalang kamay at aliwin ng banal na espiritu ang kanyang buong pamilya. Nasa kabila ng kawalan ng kanilang ama, ay patuloy silang manalig at manampalataya sa inyo. We pray, Father, for we are praying for Jesus to cleanse us from all our self-centeredness and self-righteousness and give you a realization of your great daily and lifelong need of Him. Panginoon, amin pong idinadalangin din ang aming mga kaibigan sa Middle East na gusto na rin pong umuwi ng bansang Pilipinas. Nawa po ay magkaroon po sila ng kapayapaan sa kanilang puso, patnubayan ang kanilang mga buhay na sana'y ilayo sila sa anumang uri ng karamdaman. Idinadalangin din ang aming mga kaibigan sa Saudi Arabia ng kanilang mga mahal sa buhay na narito sa Pilipinas at sila po ay naghahanap buhay sa malayong, sa ibayong dagat upang mabuhay po ang kanilang pamilya. Hindi po namin maisa-isa ang kanilang mga pangalan, ngunit batid po ninyo, Panginoon, ang mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Panginoon, tulungan po ninyo sila. We are praying for the evangelists in South Africa who are struggling with various health issues. We pray that they will be healed and able to find ways to preach the gospel even now. Dear Lord, we are praying for Brother Samuel. He is suffering from excruciating pain in his lower body and the doctors do not know what is wrong. We also pray for Sister Tabitha, who has been diagnosed with a hole in her heart and is in great pain. We pray for their healing and the healing of many others who are suffering at this time. We pray, Father, for the Chinese Ministry Center in Jakarta, Indonesia. Yes, Lord. As they are conducting online evangelistic meeting every Sabbath from May 9 until June 20, the first meeting drew around 3,000 viewers and more than 260 signed up for Bible study. Yes, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, narito po ang aming mahal na mga kapatid, mahal na mga kaibigan, na patuloy na sumusuporta sa programang ito. Akin pong hinihiling, Panginoon, na inyo pong pagpalain ang aming mga kapatid na ito. Inyo rin pong pagpalain at pagalingin ang aming, ang karamdaman ng aming mga viewers, ang taga-subaybay at nakikinig ng programang ito. Nawa po ay maging pagpapala kami sa kanilang mga tahanan, sa bawat isa sa kanila. Pagalingin po ang karamdaman ng bawat isa, hindi lamang po sa aming bansa, sa labas ng bansa, at maging ang aming maliit na lipunan sa lugar na ito, sa bayan ng Taytay, ay patuloy po ninyong pagpalain sa araw-araw. Itinataas po namin ang iyong banal na pangalan sa kalwalhatian ng mga langit. Salamat po sa pagdinig, sa pagtanggap at pagtugon ng aming dalangin. Ang lahat ng ito'y alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Minamahal ng mga kaibigan at mga kapatid, sa amin pong sumusubaybay, kami po ay patuloy na mananalangin na kayo nawa ay pagpalain ng ating Panginoon. Marami pong salamat sa ating mga viewers at ating mga listeners po ngayong hapon sa ating programang
kislap ng pag-asa at pinasalamatan po natin yung ating mga kaibigan na nagpadala ng inyong mga text messages at mga mensahe po dyan sa ating live streaming. At bukas po ng umaga, makasama rin po ninyo kami, si Brother Edward Calisa, si Pastor Dan Matulak at inyong lingkod, si Brother Dorul Labisto. Kami po ay magsasabing mabuhay and God bless.